Hi Meg. Hi. Good evening. Good evening. Yeah. Oy, Meral Kubot. Oy. Solo leadership. At ang nasabi nga ni Boss Art, eh, all the way daw, lamang rain or shine, nakalain mo. Kumabol, come from behind wind. Oh, biglang nag-El Nino, ang rain or shine. Ang galing ng import. Nagpakita nga na talaga. Gilas. Actually, majority ng mga imports yung magagaling. Even yung sa ano, magaling yung sa global, kaya na parang hindi babagi sa kanila. Si Marcus Blakely, magaling, kaya lang. Pinalitan. Dahil nga sa height. Maliit for yun. Tsaka yung pangangailangan lang yung conference, eh, hindi niya talaga, hindi manggagaling sa kanila. Okay, ano ba ako? Bedroom voice, ano? To my wife, Queenie, thank you, ah. Nag-nurse ko kanina. Bakit? Ano bang nangyari? Wala naman. Under the weather. Okay, ready ka na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-10 ng Pebrero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tiid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita, nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At siyempre, live din po sa Sports Radio 918, ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Mexican boxing great Julio Cesar Chavez Sr. kumpiyansang matutuloy ang pound-for-pound showdown nina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pinoy light flyweight contender Milan Melindo muling mapapalaban para sa world title. Pinoy Grandmaster John Paul Gomez, todo focus sa ensayo para sa pagsabak sa Asian Zonal Chess Championships sa susunod na buwan. Stephen Curry led Golden State Warriors, lalong tumibay ang kapit sa ibabaw ng Western Conference standings. New Orleans Pelicans power forward Anthony Davis, pinabagabag ng right shoulder injury. 9th-ranked Stanislas Wawrinka magbabalik aksyon sa World Tennis Tournament sa Rotterdam, the Netherlands. At Norwegian rider Alexander Kristoff, bagong overall leader sa 2015 Tour of Qatar. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nagumusok ng sports balita narito na sa boxing. Excited na si Mexican legend Julio Cesar Chavez Sr. na mapanood ang Titanic Clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na gumulong ang panibagong negosasyon para sa showdown ng dalawang pound-for-pound rivals. Pero duda si Chavez kung matutuloy sa May-to-play date ang bakbakan ni Pacquiao at Mayweather, lalo pat hindi pa napa-finalize ang kontrata ng laban. Sa katunayan, mas nakikita muna ni Chavez na may kakasa ang laban sa Mexican Independence Day weekend sa Setyembre. Hinikayat rin Chavez si Pacquiao at Mayweather na magsalo na sa ibabaw ng ring para mapagbigyan ang matagal lang hinihiling ng mga fans. Samantala, sa ikalawang pagkakataon, naghahanda si Pinoy light flyweight contender Milan Melindo para sa panibagong title challenge. Galing sa dalawang magkasunod na panalo matapos na mabigo sa kanyang title challenge kontra Mexican champion Juan Francisco Estrada noong 2013. Malaki ang posibilidad na matapat ni Melindo si IBF ruler Javier Mendoza ng Mexico sa buwan ng Abril. Narito ang report ni Eric Go. Muling mapapalaban para sa world title si Pinoy light flyweight contender Milan Melindo. Ayon kay ALA Promotions President and CEO Michael Aldiger, halos lansado na ang negosasyon sa kampo ni current IBF 108-pound champion Javier Mendoza ng Mexico, at sa mga susunod na araw ay inaasahang mapafinalize na ang fight contract. Yeah, 90% sure. We're just mostly just the minor details, but most of all it's about the TV and the sponsors. So we're finalizing that, but hopefully we'll get it done this week.
Ibinalita rin ni Aldegar na April 25 ang target date ng title challenge ni Melindo sa Mexico, kung saan sa Estados Unidos inaasahang magsasagawa ng training camp ang 26-year-old Cagayan de Oro City Pride. Definitely, he's gonna be flying there March 20, maybe after the March 28 big event in Manila. He'll be training there for a month. The fight date is on April 25th, so he'll be there with some of our fighters also because we have a card on May 20th. Nagugunitang lumasap si Melindo ng 12-round unanimous decision loss sa kanyang unang title challenge kontra WBA at WBO flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico noong 2013. Para sa PTV Sports, Eric Go, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, sub-sub na sa ensayo si WBC light flyweight contender Denver Coelho bilang preparasyon para sa kanyang nalalapit na ring return. May report si Ms. Arian Malyare. Doble kayod sa ensayo si WBC light flyweight contender Denver The Excitement Coelho bilang preparasyon para sa mandatory title eliminator sa buwan ng Abril. Ayon kay Coelho, maganda ang itinatakbo ng kanyang training at conditioning, kung saan nasa 116 pounds na lamang ang kanyang timbang, 2 buwan bago ang laban. Tuloy-tuloy na yung training ko. Ngayon, 118, 116 na lang katakbo yung timbang ko. Ang target natin is 105 pounds po. Wala kaming takot na makuha yung timbang. Samantala, ibinunyag naman ni boxing trainer at manager Aljo Haro na malaki ang posibilidad na si Mexican journeyman Raul Garcia ang susunod na makakatapat ni Coelho. Bukod kay Garcia, ang isa pang kinukonsidera para maging next opponent ni Coelho ay si Panamanian fighter Leroy Estrada. Siyempre, hindi natin pwedeng kumpiyansa nila dahil it's also a former world champion. Pero sa knockout percentage, hindi naman masyado kalakasan ang Raul Garcia i-compare mo kay Denver sa knockout percentage ni Denver. So malaki ang posibilidad natin na kakayanin natin ito. Denver Guerrero is very skillful na bata. So wala tayong problema. At siguro, huwag lang tayo tamaan ng lakipan. Sasampan ng ring si Coelho bit-bit ang professional record na 33 wins, 21 by knockouts, 5 talo at 6 na tabla. Para sa PTV Sports, Arjan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Inokupa ng Meralco Bulls ang solo leadership sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos sa umani sila ng 92-87 come from behind win contra Rain or Shine Elasto Painters kanina upang palawigin sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa mid-season conference. Si import Josh Davis ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 31 points, 14 rebounds at 4 assists and 4 blocks. Ang susunod na asignatura ng Meralco ay contra Global Port Batampier sa Linggo. Samantala, sa mga oras na ito ay nasa kainitan na ang aksyon sa pagitan ng Alaska Aces at Global Port. Target ng Alaska sa larong ito na makapaglista ng back-to-back victories habang matuldukan naman ang kanilang two-game losing skid ang hangad ng Batangpier. Samantala, rematch naman ang head-to-head duel kontra Global Port Batangpier hotshot Terrence Romeo ang hinihiling Rain or Shine Elasto Painters star guard Paul Lee. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Kung muling mabibigyan ng pagkakataon, handa si Rain or Shine Elasto Painters combo guard Paul Lee na makipag-showdown kay Global Port Batangpier straight shooter Terrence Romeo. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Lee na humanga siya sa shooting ability ni Romeo na magkaharap sila noong Biyernes. Grabe yung bata. Ayaw talaga. Hindi basta-basta binigibak. Lalo na pag nag-init talaga siya, talaga bubuhayin niya yung bola. Iskurang na talaga niya. Hindi rin itinanggi ni Lee na nais niyang makatapat muli si Romeo sa playoffs ng mid-season conference. Kung naman siyempre, kung may chance, di ba? Maganda yung ganong klase ng laban natin. Pero sa ngayon, tingin na muna namin yung team namin. Kasi kailangan na lang sa team na
namin hindi yung kailangan makontribute ka. Nilinaw din ng 6'1 Tondo Manila Pride na wala silang personal na hidwaan ni Romeo matapos na magkaintan sila sa loob ng court. Samantala, naniniwala naman si Rain or Shine head coach Yeng Giao na magkaiba ang estilo ni Nandi at Romeo pagdating sa one-on-one matchup. They're excellent guards, excellent one-on-one players. I think the only difference is si Paul kasi medyo he's holding back in terms of playing one-on-one because we don't allow to make too much one-on-one of his team. Ang 25-year-old na si Lee ay makailang ulit ng kumopo ng PBA Player of the Week honors ngayong komperensya. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, determinado naman si Head Coach Manny Pacquiao na gabayan ang kampanya ng Kia Carnival sa PBA Commissioner's Cup. Sa katunayan sa match-up kontra Barako Bull Energy noong linggo, ay si Pacquiao na ang nagbalasa ng player at nagrockis ng play ng team. May report si Ms. Gulda at David Gorospe. Inaasahang mas magiging aktibo si playing coach Manny Pacquiao sa mga susunod na laro ng Kia Carnival sa PBA Commissioner's Cup. Ayon kay assistant coach Tito Victulero, unti-unti nang nakakapa ni Pacquiao ang pag-coach ng team kaya hindi na umano siya magugulat kung tuluyang mamanduhan ng Sarangani Fighting Pride ang Carnival. Sa katunayan, makailang ulit na nagpalit ng player at nag-rockies ng play si Pacquiao sa losing battle kontra Barako Bull Energy noong linggo. Maganda yung instinct niya, maganda yung ano niya, yung baka niya ng sitwasyon, yung sa kung ano man yung tinatakbo nung game namin. Maganda yung mga binabasa din niya yung situation, kung ano yung pwede dun sa amin, ano yung strength nung pwede namin gawin, like second half nag-adjust kami. Mayroon siyang mga sinabi ng mga plays with PJ, so nag-adjust kami noon. At bagamat walang katiyakan kung makakasama ng Kia si Pacquiao sa ensayo, hinikayat pa rin umano ng Pinoy champion ang kuponan na ibigay ang lahat sa laro. Kapag pinetwa, wala namang nabangit. Sinabi lang niya, let's rest yesterday nga. Mm. At sabi niya, let's prepare for Ineba on Tuesday. So ngayon na, we will try to had that fresh legs at saka yung fresh mind for Ineba win. May record the 1-3 makakatapat ng Kia ang Barangay Ginebra San Miguel sa Araneta Coliseum sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Crospe, Telebisyon ng Bayan. Sa collegiate volleyball, dahil sa malamyang performance kontra Adamson Lady Falcons sa UAAP Women's Volleyball Competitions noong Sabado, kinastigo ng coaching staff ng University of the Philippines Lady Maroons. Ayon kay head coach Jerry Yee, hindi niya nagustuhan ang attitude ng kanyang mga players sa loob ng court dahil sa halip na tutukan ang strategy na ipapatupad sa laban ay mas ginusto pa ng mga ito na i-cheer ang isa't isa. Sa katunayan, sa kabila ng double figures sa contribution ng apat na Lady Maroons ay umukod pa rin sila sa Lady Falcons sa loob ng 5 sets. Nasa lower half ng standings ang kanilang record ng 4-7, haharapin ng UP ang UST Tigerses sa San Juan Arena sa Biyernes. Sa chess, mabigat na training ang pinagdaraanan ngayon ni Pinoy Grandmaster John Paul Gomez bilang preparasyon para sa pagsabak sa Asian Zonal Chess Championship sa susunod na buwan. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Todo focus sa ensayo ngayon si Pinoy Grandmaster John Paul Gomez para sa pagsuong sa hamon ng Asian Zonal Chess Championship sa Vietnam sa susunod na buwan. Ayon kay Gomez, determinado siya na magpamalas ng impresibong performance sa Asian Meet na magsisilbing qualifying para sa World Cup sa Setyembre. Baka gagawin ko yung best ko para makapag-qualify kasi yung World Cup, madami na tayong GMs na nag-qualify dun eh. Sila Barbosa, Paragua, Lilo, Antonio. So ako, hindi pa ako nag-World Cup eh. Nag-Olympiad ako 3 times. Pero yun na lang yung parang kulang sa resume ko. So talagang pinaganda ko ito. Gusto ko talaga na mag-qualify. Tiwala rin si Gomez na makakaya niyang makipagsabayan sa mga tigasing Asian counterparts sa March 6 to 16 event dahil na rin sa mabigat na training na kanyang pinagdaraanan.
yung mga Vietnamese, sila Trongson, tapos yung top player nila kung maglalaro, si Lek Wang Yen, mahalaga yung confidence ka palagi sa laro. So, mas dumalaki yung chance. So, makukuha mo naman yung confidence kapag kapag alam mo na prepared ka, patagal ka nagde-training. So, dadating na lang yun ang pusa. Bukod sa Asian Zonals, nagpe-prepara rin si Gomez para sa pagsabak sa Vietnam Open sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Arjan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, pinatahimik ng Golden State Warriors ang home crowd sa Wells Fargo Center sa Philadelphia, Pennsylvania. Sa pangunan ni NBA All-Star starting point guard Stephen Curry, na pumukol ng team high 20 points, dinomina ng Golden State ang Philadelphia 76ers 89-84 kanina. Bukod kay Curry, apat na players pa ng Warriors ang miscore ng double figures, habang si power forward Robert Covington naman ang namuno sa atake ng Sixers sa kanyang 21 markers at 8 boards. Mula sa 67-61 lead papasok ng 4th and final period, ay rumantsyana ng 14-2 run ang Warriors upang hawakan nila ang 18 puntos na bentahe. Pero umiscore ng 12 straight points ang Sixers para makadikit sila sa 6 na puntos, 5 minutes remaining. Subalit sa sumunod na yugto ng laro ay gumanti ng back-to-back baskets si Curry at Andre Iguodala upang muling ilayo sa peligro ang Warriors. Dahil sa panalo, lalong tumibay ang kapit ng Golden State sa ibabaw ng Western Conference standings sa kanilang record ng 41 wins against 9 losses. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Haji Caaminho. Day-to-day ang status ngayon ni New Orleans Pelicans NBA All-Star forward Anthony Davis. Ito'y matapos na magtamo siya ng sprained right shoulder sa home game kontra Chicago Bulls noong isang araw. Bumagsak sa sahigang 6'10 slotman matapos na mag-alley-oop dunk siya sa second quarter ng laro. Kasalukuyan nag-a-average si Davis ng 24.5 points, 10.3 rebounds at 2.7 blocks per game ngayong season. Sa basketball pa rin, masa sideline ng hanggang 3 linggo si Oklahoma City Thunder center Steven Adams. Ito'y matapos na sumailalim siya sa operasyon kanina para i-repair ang fractured bone sa kanyang shooting hand. Natamo ng 7-foot flat Kiwi slotman ang injury sa matchup kontra Los Angeles Clippers kahapon. Kasalukuyang nag-a-average si Adams ng 7.4 points at 7 rebounds per game ngayong season. Sa tennis, matapos ang isang dekadang pagliban, magbabalik aksyon sa World Tennis Tournament sa Rotterdam, the Netherlands, si 9th-ranked Stanislas Wawrinka. Makakatapat ng 29-year-old Swiss smasher sa opening round ngayong gabi, si local bet Jesse Huta Galung. Huling humataw si Wawrinka sa Rotterdam event noong 2005, kung saan napatalsik siya sa second round ng compatriot na si former world number 1 Roger Federer. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang 2015 Tour of Qatar. Siya ay si Alexander Kristoff ng Norway na namayani sa second stage kagabi. Naungusan ng 27-year-old rider sa isang bunch finish sina Andrea Guardini ng Italy at Greg Van Avermaet ng Belgium. At kinumpleto niya ang pagpedal sa 187-kilometer race sa clocking na 3 hours, 49 minutes and 51 seconds. Sa ngayon ay hawak ni Kristoff ang 2 seconds na bentahe overall laban kay Belgian veteran Tom Boonen papasok sa 10-kilometer individual time trial stage 3 ngayong gabi. Para sa PTV Sports, Haji Caaminho, Telebisyon ng Bayan. Ang daming injured player ngayon sa NBA. Eh? Oo nga, Kobe Bryant, mga all-star Davis, players pa. Si Adam. Ayun, oo. At well, sana pagdating ng all-star game, ano, yung mga star players talaga, makapaglaro para makapagbigay ng talagang objective ng all-star. Mm-hmm. Si Griffin, di ba, injured din? Oo, si Blake. Meron din, di ba? Oo, Lillard na pumalit. Sure. Tapos na si, ano, wala pang balita kung papalitan si Davis sa all-star. Mm-hmm. Okay. Day-to-day. Day-to-day. Okay. So, happy viewing din sa mga kaibigan natin sa Cebu. Yung kaibigan ko, si kumpare ko, si Manny Villaruel. Ayan. Happy watching. The Freeman, sports editor. Ayan. Nanonood sa atin yan parate. Ayan. Okay. So, sa aming pong pagbabalik, ang ating pong pagkikipagkwentuhan sa isa't isa. Ganyan tayo interactive. Interactive tayo at saka madamdamin tayo makipagkwentuhan. At
Arwin Santos ng San Miguel Beer. Na makakausap natin, makakwentuhan natin. Kasama si Haji Camino. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawang na sports news ka sa bansa, ang PTV Sports. Oo nga, galing yan. Karang yung papel, kanina mo pa hawak. Habol na habol eh. Haji, good evening. Good evening, Dennis. Good evening, Meg. Siyempre, hello. Ba't Haji pangalan mo? May story ba yan? Haji Alejandro. Ang tatay mo ba, Evan, ni Haji Alejandro? Oo. Seryoso? Kilabot ng Rehiala. Oo. Ngayon, palubot na. Nandito pa ba? Tagara. Nasa ano yan? Ano ba kanyang tali, Haji? Nakapagtataka. Nakapagtataka. Ay, ganda ng ating music. Hindi alam ni, hindi nakaka-relate. Oh, Meg, para makarelate ka. Ang sinabi, mas bata. Papinatanda. Siyempre, send your messages via facebook.com/PTV4Sports or tawagan nyo kami with our line. Oh, with our telephone line, pwede po kayong tumawag sa amin. Huwag muna yung text ha, medyo ina-ice pa natin kasi nag-hang yung ano natin. Mm-hmm. Di ba sinubukan natin one time? Kasi sunod-sunod yung nag-text. Oo, sunod-sunod. Nakakataba naman ng puso na alam natin na ganun talaga sobrang dami. Yes. Eh, nag-hang yung ating equipment, okay? Now, pwede po kayong tumawag mga kaibigan ng ating po cellphone number. Save nyo na po ito. 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. TM po yan. So, yung mga Globe TM, Anli. Pwede kayong tumawag. Gaya na lagi ko sinasabi, but wait, there's more. Pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga tanong sa ating official Twitter account. Type in PTV4_sports. Yeah. Yes. Twitter okay. Account. Yung Facebook ba? Nabanggit mo na? Yes. Oh, sige, may magpapabati lang bago tayo magbasa ng mga messages. Happy viewing sa ating diehard fans, sina Oji, LV, Fiona, at Basti. Yeah. Lordelis. Ng barangay, may team Amadeo Cavite. Yan. Yeah. Mga diehard, pero mga buhay pa yung mga yan. Madami tayong suki sa Cavite. May team. Mm-mm. Oh, sige. Para alam mo na yung joke, eh, no? Parang hindi ko nag-gets. Facebook na anyway. Tayo from Alex Abulensya. Sabi niya, good PM, Idol Dennis at Beautiful Meg. Tanong ko lang kung saan team na naglalaro si Bonbon Custodio at ano po ang weight division ni Felix Verdejo. Verdejo. Pabati po sa anak kong si Janae at Miss Cosibel at Abulensya family dito sa Kalauan, Laguna. Kalawan. Anak! Anak! Ba't ganun yung story? Ayan, si Taga-Kalawan, Laguna. Kalawan. Alam niyo yun? Anak, ay nako, si Mama. Well, si Bonbon Custodio, alamin natin through his player agent, si Danny Espiritu. No, siguro i-text na lang muna natin. Basta ko muna siguro. Mas comprehensive ang paliwanag. Yes, from Michelle Morales, sabi niya, mga idol, tanong ko lang po, asan na po si Kirby Raymundo? Saka magpapadraft na po ba si Sumang at Kiefer? Thanks po. Ako, feeling ko si Kiefer Roy o. Sumang, baka magpadraft si Sumang. Yeah. Si Kiefer, feeling ko parang depende sa magiging order ng draft. Eh. Kasi meron pa siyang 1 year. Di ba last time parang ano siya, interested na siya? Meron pa siyang 1 year na magkasitupo po UAAP. O, yung kanina pa lang si Felix Verdejo, lightweight contender ito. Mm-hmm. Okay. Tapos, ano po yung mga tanong? Yun, tingin ko baka si Roy. Baka si Roy Suman. Si Kirby Raymundo daw. Kirby Raymundo, last time na nakabalita tayo, nagpa-opera na ata sa LA, tapos nagre-rehab. On his own, ibig sabihin, gastos niya yun. Kasi for a while, nagdadalawang isip siya kung tutuloy ko po itong pagre-rehab, pagpapa-opera sa tuhod. Mm-hmm. Kasi mga 2 million ang gagastos yun eh. Oh, oh. Eh, wala siyang team. So, pera niya. Mm-hmm. Diba? Eh, itong huli, meron akong nasagap na balita na parang medyo nag-aalangan na naman. Hindi ko pa nakakausap si Kirby kasi hindi pa natin ano eh. Medyo hindi tayo nasasagot lately. Tsaka kailangan talaga niya maging in shape bago siya magbalik. Of course. Diba? Na nga. Nag-rehab mga nang ano niya, ni... Well, sana. Bata pa naman si Kirby. 33. Pero in those 33, yung age ng 33, good 2-3 years of yung playing career niya. Hindi siya naglaro eh. Mm-hmm. Diba? So, tignan natin. Nasa determination niya. Nasa will. Yes. Oh, yeah.
tawag? Punta tayo sa calls natin. Okay. Yes, hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hello po. Hello. Ojo, Ojo. Yan. Ojo, we. Hello po, good evening. Pa. Yes, ano pong pangalan nila? Michael Ganyogi po. Michael? Lobby. Oh, si Lobby. Oh, si Michael. Si Suke. Suke, kamusta ka na? Pag-air ata natin, nagda-dial na. Oo, unang-una. Musta, balita, Michael? Okay naman po. Anong mapaglilingkod namin sa inyo? Update po kay Dwayne Wade kung kayong injury. Ano? Update kay? Dwayne Wade po kung injury. Sino? Sino? Dwayne Wade. Ah, Dwayne Wade. Oh, may balita ka kay Dwayne Wade. Hindi ba naglalaro? Di ba makakasama siya sa All-Stars? Si Dwayne Wade, oo. Tsaka ang alam ko naglalaro siya ngayon. Pero much better alamin natin kung kasi medyo, di ba, for the past few years, medyo mayroong iniinda na si Dwayne Wade sa tuhod, di ba? Matagal na yan eh. Matagal na yung ano na yun, problema na yun. Parang nangyayari, chronic ano na nga yun eh. Yung problema niya eh. No? Oo. At tsaka yung nagli-lead ngayon sa Miami, laging si Chris Bosh. Yes. Oo, si Chris Bosh. Okay. So, may tanong ka pa, Michael? Kasi ano po si Blakely, papalitan pa po ba? Ha? Si Blakely? Si Blakely, papalitan pa po ng Pure Food. Ah, si Blake, sa si Blakely. Oo, papalitan ng... Ang papalit, ano, si... Daniel Orton. Na nakapasa na sa height limit. Yes. Magapa ba yung ano niya? Dapat po. Wala na eh, wala. Dapat po buwang mo ng palitan kasi wala pa silang talo eh. Well, yung sinasabi nga ni Coach Tim na yung pangailangan talaga nila is a big man na pwede maibigay ni ni Daniel Orton. Mm-hmm. Oo. At saka alam mo naman kasi si Coach Tim, kung napansin mo Michael at saka mga partners, si Coach Tim, hindi siya yung kumukuha ng yung bang import na magaling. Oo. Yung talagang outstanding yung talent. Gusto niya yung dinedevelop. Yung, tsaka yung makakapagbigay ng pangangailangan niya. Role player talaga. Oo. At isa pa, si Blakely kasi ay naka-reserve na rin para sa Governor's Cup. Isa pa yun. Siya na yung kukunin for Governor's Cup. For Governor's Cup. So I'm sure happy-happy si Blakely dyan. Yeah. Kasi gusto niya yung team talaga eh. Okay. Ano, may tanong pa? Bako! Siya na po si Jet Biddle. Saan po naglalaro? Ano yun? Si? Sina? Si Jet Biddle po. Jeff Vidal. Saan yun eh? Sa D-League. Pero teka, check natin. Matagal mo na tinatanong yan, Michael? Apo eh. Magaling po kasi yun eh. Ano na? Magaling po maglaro yun na sa perpetual. Magaling na ano yan. Si Jet Vidal to, di ba? Magaling na point guard. Pero tignan natin na kung nasan ngayon si Jet Vidal. But in the meantime, meron kang babatiin na Michael bago tayo mag-break? Kabati na lang po kami dito sa Gigim Tabunakan. Ano yun? Kabati na lang po kami dito sa Gigim Tabunakan. Giginto Bulacan. Sa Bulacan. Ayan. Sige, maraming salamat ha, Jet. Tsaka yung mga tinatanong mo, alamin natin. Ha? Apo, salamat po. Sige, salamat. Thank you. Ewan ko kanina, naglaro kaya si Dwayne Wade. Si Dwayne Wade. Nanalo sila against New York eh. Pero ang laking kawalan ni LeBron James sa kanila. Oo naman. Hindi, yung standings nila okay lang. Sa iwang ka ni LeBron. Oo. Pasok number, na lang sa number 8. Oo, actually 7th ang Miami ngayon. 8. Oo, actually habulan lang sila ng Charlotte. Mm-hmm. Diba? Ganunan yan eh. Baga, bababa, tataas, bababa, tataas. 7 ngayon si Charlotte, no? Okay. May mga tanong pa sa Facebook naman. Facebook tayo. Meron ba tayo sa Facebook? Sabi ni... Naglo-load sino may sabi? Call muna tayo. Naglo-load pa eh. Sige. Yeah, may isa pang caller. Hello. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Si Andy M. Delon po. Hello, Alvin. Andy Endelon. Andy? Andy. Taga saan ka, Andy? Taga Baliwag, Bulacan po. Ah, kababayan ni Michael kanina. Andy, may paglilingkod namin sa'yo?
Tanong ko lang po kung kailan lalaro si Daniel Orton. Si Daniel Orton, ang balita ay this coming, kailan ba yung game nila? Pure Foods. Wednesday. Wednesday ba? Bukas? Oo, hindi ako nagkakamali. Oo, ang kalaban nila, NLEX. NLEX yung kalaban nila. Sige, pero makikibalita tayo, ha? Teka, ha? Sandali. Sige. Andy, meron ka pang tanong? Wala na po. Wala na. Ayun. Babatiin. Nababatiin. Binabati ko po lahat ng Criminology Department sa Fernandez College. Sa okay. Po si Sir Tarok, si Sir Nino, at sa si Ma'am Leslie, sa tatay ko at sa nanay ko. Yan. Okay, okay. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Andy, ng Bulacan. Okay, yung kay Orton, makikibalita tayo to confirm, no? Kasi yung maglalaro siya, supposedly, next game, yun yung mga balita pa before. Pero merong mga changes na nangyari, like yung sa CJ Leslie sa Global Port. Sa Tayo. Oo, pinalitan ni Calvin. Pero, though hanggang ngayon, hindi siya nakapaglaro. Oo, ngayon, si CJ Leslie pa rin yung nag-suit up for the Global Port kasi hindi umabot sa oras yung pagpaprocess kay Warner. Okay. That's why yung game ng Global Port ngayon against Alaska, yun yung magsisilbing last game ni CJ Leslie. Ayan. At yung nagtatanong pala kayo tungkol kay Dwayne Wade kanina, hindi po siya naglaro kanina versus the New York wala Knicks. Panalo sila, di ba? Oo, sixth straight game na wala si Dwayne Wade dahil sa hamstring. Okay. Baka raw hanggang All-Star eh. Oo, isa pa yun. Kasi six straight game na, hamstring injury pa. Uh-oh. So, imo-monitor nilang mabuti yan. Ang daming pwede mapalitan talaga sa All-Star ngayon. Marami, oo. Tapos, si Daniel Orton, yung nakausap natin from Pure Foods, yes, maglalaro na po siya for their next game. Ready na siya. Oo. For the next game. Alright, from J.K. Roradov, sabi niya, Idol Dennis, ba't po ganun laban ni Jason Pagara? Oh, parang pakain sa Lion lang ang at halatang walang balak manalo. Yung kalaban niya, kahit di naman ganun kalakas tumama sa kanya, eh bumabagsak at ganun kataas chance ni Jason Pagara maging champion sa division niya. Oo. Well, minsan ganun kasi sa sobrang lakas nung kalaban, akala mo yung, nung isang fighter, akala mo yung kalaban niya, walang kwenta. Eh, yung Pagara is world-rated yan, top 5 ata, kung di ako nagkakamali sa junior welterweight division. No? Tsaka wala naman yatang ano, nagpapatalo talaga sa world of boxing. Naluluto ba yung ganun? Hindi naman. Nee, naluluto ng mga judges, pero yung mga fighters themselves, gusto mo walang lalo. Ganun. Sabi mong duwag, subukan mo hamunin pag nakita kayo. Kamala, duwag ka pala eh. Ayan. Tawag natin. O tama, bukas, laban na ng Pure Foods versus NLEX. Ayan. So, according bukas to our source, maglalaro na po si Daniel Orton. Yes. Malapad daw yan eh. At saka, shot blocker daw, sabi ni Coach Tim. Parang matangkad din talaga yun, no? Oo, six. Parang 6'8 something. Ano? Hindi ako nakakamali, 6'8 or 9. Parang 6'9 alam. Compared to Blakely's 6'4. 6'4, oo. 6'4, 6'5. From RJ Artisan, sabi niya, Miss Meg, update naman po sa Global Port, pang ilan sila sa next rookie draft. Wala pa tayong masabi eh, dahil... Kasi based on stat nila, this conference yan, di ba? Kung bababasihan kung sino yung unang pipili for their draft. May lottery yun eh. Oo. At saka, gaya na nga ng sabi natin, napalitan na yung kanilang import na si ano na Calvin Harris na. Ayan. Warner. Calvin Warner. Oo. Yung mga nagtatanong naman dito sa kay Blakely, eh, mukhang uwi na raw muna. Magbabakasyon muna. Magbabakasyon muna siya. Kasi iba, di ba? Dito yan eh. Oo nga, lagi nga daw nandito yan. Pero binata naman si Blakely. Kaya walang problema. Tsaka mayaman daw eh. Uy. Mayaman daw. Sino? Hindi yung mga shota-shota na ano lang ha. Ito talaga love. Speaking of Global Port, lamang sila, 30-27. Aba! Alay mo. Second quarter. Oh, sino makalaban na? Alaska. Apat yung nasa injured list. Okay. So, iya, tawagan natin si ano? Ateng! Si kaibigang Ganit. Ateng, halika rito. Miss Ganit. Ayan. Si Ganit. Tawagin natin si Ganit. For the meantime, meron pa tayong message sa Facebook. From Norin Rojas, sabi niya, sino po malakas sa lineup sa NBA All-Stars? West o East? Depende.
Parehas malakas eh, di ba? Pero though last year, nanalo East sa All-Star. Pero tingin ko ngayon, West eh. Oo, ngayon ha. Dahil si Durant lang ang wala. May Stephen Curry, meron kang Damian Lillard. Yes. At kung mapapansin mo yung lineup ng All-Star starters ng East, puro maliliit. Wala silang center. Di ba? LeBron James na yung pinakamahal. Si Marcus Cousins kasama eh. Eh, pero malakas din naman ang kasama James. Oo, kasama pa yun. Si Marcus Cousins sa kasama West. Hindi, Sacramento. Sacramento King, sa West. Ah, tama. West nga pala. Oo, oo, oo. Siya yung pumalit kay Kobe Bryant. Di ba? Sa si DeMarcus Cousins. Oo, oo, oo. Malakas naman si Pau Gasol at hindi naman siya ganun kaliit. Oo, oo. Pau Gasol. Si Pau Gasol nga naman. Ano yun ha, history? First time na magkapatid. Oo, the Gasol Brothers. Maglalaro sa ano. Si Mark for the Memphis Memphis Grizzlies. Tapos si Pau Gasol naman, Chicago Bulls. Yan, okay. So, meron pang... Siguro, basa muna tayo bago tayo... Bago natin makontakt si Arwin Santos ng San Miguel Beer. From Ryan Zabala, sabi niya, good day, Mr. Killer Smile, kay Poging Dennis. Na? Yun. Oh, boy. At kay Miss Meg. Sino? Ako ba yun? Hindi naman siguro ako yun. Mr. Killer Smile, ah. Mayaman yan. Okay, kay Miss Meg, nakamukha daw ng asawa niya. Sabado ba? Okay, ano po ba balita kay PJ Simon at credentials ng import ng Pure Foods at pakibati anak kong si James Kirby, sina Matthew, RJ at Kuya Ricky. Ayan, si ano, you know, si Daniel Orton, nag-NBA yan. Orlando Magic. Orlando Magic sa Oklahoma. Drafted Orlando. Oklahoma rin nata yan eh. Thunder? Nagsunod niya for Oklahoma. Pero ang nag-draft sa kanya, Orlando Magic. Oo, tapos yung last tournament niya, China. Kaya malapit lang. Malapit lang. Ang daming NBA players na sa China talaga, no? Oo, dahil ang China, ano eh, malaki mag-offer. Hindi na napapawin yung Chinese Basketball League, di ba? Si Tracy McGrady, maalala natin. Si ano? Si Agent Zero. Oh, si Gilbert Arenas. Galing laro. Isa pa yun. Malaki rin siguro in-offer natin sa import. Kasi binibitawan nila yung China. Depende yung sa contract team. Nila sa China. Hindi, yung kaya na naman, tapos na. Yung kay Daniel Orton. Tapos na yung kanya. Kaya nga na-delay. Because kailangan muna tapusin yung kanyang ano. Yung kanyang kontrata dun sa China. Oh, PJ Simon. Yes. Sige. Si PJ Simon. Call tayo muna or text pa rin? Sinta? From Bobby Batinggal. Sabi niya, good day mga idol. Tanong ko lang po kung kailan magsisimula ang Ronda Pilipinas at kung makakasali ba ang mga big names ng Philippine Cycling. Kasi balita ko, sasali daw sila sa Asian Cycling Championship. Pabati na lang din po sa mga kaibigan ko na sila Tormis, Hugo, Mark at Earl. Oh, Feb 22 hanggang 27 yung Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ano, at yun nga, si Galedo, I think yung Road Bike Philippines ata, magkakampaign nga sa Asian Cycling. Oo, si John Mark Galedo. Correct. Alamin nga natin kay Engineer Bong Sual, kung pwede nating makakwentuhan. Ha? Pero alam mo, maganda yung programa ngayon nila, Engineer Bong Sual, na talagang pumipili sila ngayon ng mga bagong future cyclists natin. Okay, ganyan si Engineer, talagang ano. Gusto kasi nila mag-produce sa mga bagong computer. Para mahon. Cyclists. Mahon yung skills, di ba? Hindi rin na. Yes. Hindi pa rin. Wala pa rin, wala. Alright, Facebook pa rin tayo from Michael Fegan. Ganda ng name niya. Good eve to all to you of you. Ask ko lang, what? Okay. Bakit ganon yung mga jerseys sa PBA? Medyo baduy. Thanks po, PTV Sports and more power. Oh. Yung sa Meralco, maganda. Type yung sa Meralco. Oo, oh, isa pa yun. Tsaka baka yung sinasabi ni Michael, yung may mga shirts, di ba, sa loob. Ba't di mo maganda? Oo, parang okay naman. Even sa NBA, di ba, may mga nagsishirts na rin eh. May mga nagti-t-shirt na rin sa game. Pero sa bagay, personal opinion niya yan. Thank you, Michael. Mm-mm, thank you. From Amiel Alenio, sabi niya, di po si Jet Vidal is na-draft sa Barako Bull. Sino po matunog na pangalan sa mga kapampangan basketball players sa D-League or college? Thanks, more power. Teka, alamin natin mamaya sa agent. Ha? Medyo nagpumipila-pila yung mga tinatawagan natin dito eh. Mamaya sa kanila natin mismo malalaman. Diba? Yeah. Sandali lang ha. We're doing our best para may makontakt tayo. No? And si Army kanina, kateksa natin eh. Oo.
Pero anyway, basa muna tayo ng isang tanong. Hanging question. Alright. From Bamboo, sabi ang tanong ko lang. Kung nasan na si Bon Bon Custodio at ano na nangyari kay Franz Pumarin sa Global Port? Thanks. Oh, sige, subukan natin sagutin mamaya. Ang tanong ni Bamboo ay sasagutin natin yan sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay, and right now, yung kanina yung nagtatanong about Ronda Pilipinas at saka yung mga top stars, ano, kung maglalaro ba dahil merong Asian cycling event. Ano, nasasalihan yung ilan sa mga top stars po natin. Kasama natin sa kabilang linya ng telepono si Engineer Bong Sual. Engineer Bong, good evening. Welcome sa PTV Sports. Nakita. Oo nga, engineer eh. Isang taon na. No, 2014 pa tayo nakita, December. Engineer, kasama ko rito si Meg at si Haji. Hello po. Yes, Meg and Mark. Good evening. Yes, good evening, engineer. Lahat ang nanonood dyan. Good evening po. Okay. Engineer, mayroon mga nagtatanong kasi na may nakabalita na si Mark Galedo at saka yung mga, sa mga riders natin. Eh, magkakampaign sa Asian Cycling. Now, ang concern nila, conflict ba ito sa Ronda? And if ever, eh, ito ba eh, magkakaroon ng, kumbaga, sila may makakasali pa rin sa Ronda? Actually, talagang bibigay natin ng ating mga siklista, lalong-lalo na sa pagdayo dyan sa Asian Cycling. At ano natin yan, katungkulan natin na talagang maglaro sila doon. At wala naman problema, yung conflict na sinasabi, yung pagdating dito sa Maynila, doon pa lang naman mag-uumpisa talaga ang laro eh. Kaya walang problema at makakaabot sila. At the same time, seated na sila eh. Okay. Si Mac, seated na yan eh. Kaya hindi na kailangan magkano siya tumaan sa elimination. Okay. Pero if ever, engineer, hindi naman ito makaka-apekto sa performance nila kung sakali. Ah, hindi. Hindi. Sa tagal nung nag-insayo niya eh, inaano niya kung ano yung ano, larong gagawin, doon niya inaano yung insayo niya. At marunong ngayon bata, international thinker na pagdating sa cycling. So, okay. Pwede na talaga pakawalan yan. Okay. And if ever ba, engineer, si lalapasa pa rin ba ang cyclist to watch dito sa karerang ito? Dennis, pakiulit nga, Dennis. Yes, si ano ba, yung defending champion natin, di ba, si Raymond Lapasa? Yes. Tingin mo ba siya pa rin yung cyclist to watch dito sa karerang ito? O meron kayo ba nakikita na pwedeng makalaban ng mga ano natin, mga cyclist? Actually, meron tayong bisitang invited na cyclist sa ibang bansa from Netherlands at from Spain. Yung rider namin na ngayon tatlo ay lalaro dyan sa invited na team na yan, guest team. Malalakas yan. Merong Hapon yan. Merong Spain, may Netherlands, merong France. Kaya malalakas yan lalaro niyan. Lahat sa nangyayari ngayon sa cycling dito, eh, ang daming alalakas sa bata. Kaya si Lapasa, kailangan doble niya yung insayo niya at doble niya yung sipag niya para makuha niya yung titulo ulit. Okay. Now, engineer, si Haji, meron lang itatanong sa'yo. Okay. Engineer, good evening. Si Haji ito. Yes, good evening. Curious lang ako siyempre kasi alam naman natin napaka-successful ng Ronda Pilipinas. Pero how do we select yung mga participants para sa Ronda? Para sa mga hindi nakakaalam. Meron tayong selection ngayon from Visayas. Mag-i-start siya bukas. That is 3-day na na selection nila gagawin. Dumaguete at Tubacolo dyan. Kukuha sila ng 50 cyclists dyan. And then dito sa Luzon, kukuha sila ng 30. So, all in all, including yung ano nila, yung seeded, 80 to something yata. Kaya yan ang lalaro. Yan ang lalaro sa Ronda. Okay. And, engineer, tanong ko lang. Yung nangyari sa Le Tour, gaano ba kasaklap para sa atin to? Because for almost the entire race, yung team nating 7-Eleven by road bike, eh lamang sa team classification. Bigla nalaglag nung uli. Ano ba nangyari ron na engineer?
talaga naman na nanalo ng huling laps na yan, eh mga Iranian, eh, di ba? At panagi namin na-obserbahan niya, malalakas talaga yan. Kasi mayroong mga turok yan, ika nga, at saka, ayun. Kasama namin yan, nakakalaban palagi namin yan. Hindi namin matalo-talo yan, pero dito tinalo natin sila. Okay. Isang lap lang ang pinanalo nila itong huli. Pero nung una hanggang sila talaga na nagugulat sa Pilipino pa rin. Ayan. At nakita naman nila si Mac hindi na napapaklas. Kaya pag dumayo kami sa ibang bansa, iba na naman ang tingin sa 7-11. Ayan. Talagang inaanohan na nila. Ang dami bumati sa amin, kahit yung team ng US, team ng Australia, lahat yung halos binabati kami. Talagang iba na daw ang naging insayo namin dito. Oh, iba na yung na-develop natin, ang mga siklista natin, no? Engineer? Yes, na-develop na talaga. Okay. Engineer, maraming salamat. Kahit pa yung aming pag-imbita ay last minute, may mga nagtatanong kasi about yung Ronda Pilipinas at saka yung team natin. Amo, magkapipid ako sa inyo kung ano ang nangyayari sa team at yes, sa laro sa Ronda. Ayan, sige, please. Ay, andiyan ka ba sa Visayas yun, Engineer? Hello, Dennis? Yes, andiyan ka ba ngayon sa Visayas? Para sa Ronda? Pasunod pa lang ako. Susunod ako by Tuesday. Wednesday. Okay, Engineer, maraming salamat, ha? Mabuhay ka. Okay, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Daling kausap na Engineer. Oh, Engineer Bong. Engineer Bong Suwal. Tito Bong. Yes. Oh, meron tayong update dito. Mm-hmm. Si Bonbon is reserved sa Barako. Sa Barako. Bonbon Custodio. Okay, samantalang si Jet Vidal, nasa Dili. Alright. Tingnan na natin, saan team sa Dili? Oo, pero anyway, ito, i-promote ulit natin yung Twitter natin, ha, para sa mga naka-Twitter, di ba? Ang dami mga Twitter users. PTV4_sports. PTV4_sports. Yeah. And there's more. And what else? But wait, there's more. But wait. Okay, basa na tayo sa Facebook. Alright, Facebook muna tayo from Asait de Manzanilla. Sabi niya, mga idol, ask ko lang po kung may kakayanan ba ang na makapasok ang Pure Food sa finals. Walang duda. Oo, tinan mo 3-0 sila as of now, di ba? Pero it won't be easy. Oh. Hindi ganun kadali. Kasi una-una ngayon, yung Meralco nang gugulat. Nakaka 4-0 na. Barako Bull din. Barako Bull. Wag lang mag-trade. excuse me. Oh, meron. Hindi. tapos, yung Rainer Shen, syempre, parati na naman dyan. Hinebra, nakapanalo na. Who knows? Baka ito lang yung kailangan nila para mag-rumatsada muli. Mm-hmm. And remember, under Coach Ato Agustin, nag-semifinals yan. Yes. Oh, di ba? Nung kalaban nila, no? Pure Food, 7 games. Inabot ng 7 games. Yes. Mm-hmm. So, siguro, easily, mga pwede dyan sa championship, Pure Foods. Yung... Meralco. Meralco, siguro. Alaska. Oh. Pero San Alaska. Miguel. Although yung Alaska nga pala, apat yung hindi naglalaro. Oo. No? Oh, oh. Nasa injured list eh. San Miguel Beerman. Oh, San Miguel, kahit na 0-2 yan. Asahan mo si Coach Leo. Oh, sina Arwin. Tingnan din natin in the future ang Rain or Shine at saka Tokitek. Oh, nakausap ko nga si Coach Yeng. Sabi niya, sana. Sana makapasok kami. Okay, mayroon tayong caller. Yes. Yan. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Jude po. Sina? Jude. Hey, Jude! Kumusta na? Uy, hey, Jude pala. Taga-saan ka, Jude? Angono Rizal po. Angono Rizal. Angono, di ba? Hindi Angono. Yes, sir. Yes, sir. Angono. Dami dito dyan eh. Angono. Angono pala talaga. Oh, sige. Apo. Oh, Jude, anong kakantay ka, kantay? Anong may pag-iibig namin sa'yo? Tibo Snow po ba? Sino? Sino pa? Si Snow. Ah, si Paris Snow. Eh, medyo nag-ano muna, nag-explore. Medyo mas babagay para sa kanya. Alam mo, ganun ang buhay eh. Na ang sabi nga na sa buhay, nothing's permanent. Di ba? So, wala mo, makalawa sa makalawat ano, di ba? Ako naman ang mawala, o si Adi. Ganun lang ang buhay. Okay, Jude? Apo.
Ako... Hirap ang tanong mo, ah. Ano pa, Jun? May tanong ka pa? Yung ano lang po kasi pwede sa scenario. Ano yan? Ano yan? Maganda po kasi yung mga sinabi niya. Sino? Yung sinabi niya na huwag nang pansinin yung mga bashers. Sino yun? Sino yung nagsabi? Pinorio kagabi. Ah, si L.A. Manood ka kagabi. Jude, oo. Totoo yan. Oo. So, anong comment mo naman sa Hinebra at saka kay L.A.? Ito, nito, mag... Ngayon? Okay naman kasi ginagawa yung ginagawa nyo sa lang. Ah. Para focus na din sa tasa. Okay. Okay. Kasi... Good as a point guard po yun eh. Oo, oh, yan. Yes. Okay, Jude, may tanong ka pa? Pwede pong pabati na lang yung dalawang babae sa buhay ko. Sige. Dalawa? Okay. Ano? Ano lang? May dalawang babae, sa buhay niya. Babaero ka, Jude, ha? Hindi po. Pareho lang tayo, boss. Ah, ganun. Ano lang? Pareho lang tayo. Pareho tayo. Stick to one. Sige, Jude. Stick to one. Stick to one. Stick to one. Pero kung makibati yung anak ko, si Bingbing. Sino? Si? Bingbing. Ah, okay. Ano daw? Parehas dalawang. Yung dalawang babae sa buhay niya, Mrs. Bench ay anak niya. Tama naman. O yan, Jude. Ibang babae, Jude. Yung nanay mo, gano'n. Pag-sumbati. Nanay ni Mrs. Hello, Jude. Jude. Jude! Ha? Please make po, mag-aayos yung tinatawag ko. Oh, ano yan? Jude, garbled. Mm-hmm. Sige, Jude, maraming salamat. At saka, Jude, salamat sa panonood at salamat sa pagtawag, ha? Tawag ka lang, ha? Thank you. Yan si Hey Jude. Hey Jude. Thank you, Jude. Okay, basa pa tayo. Alright, from Jay Santos, sabi niya, good evening to all wonderful and gorgeous PTV Sports. Ask ko lang po about the aborted 3-team trade involving 7 players. Mm-hmm. May idea po ba kayo about this trade? Thanks very much and good luck to your show. God bless. Blockbuster trade? Ang laki niya. 3-team trade? 7 players. Seven players. Sa ngayon, wala pa tayo nababalitaan. Siguro by next week, if ever, pero yung ganyan kalaki. Tsaka namamatay-matay yung mga ganyan. Tsaka blockbuster show, talaga. Ang dami nila. 7 players. Kasi usually, yung mga nagpapalit, mga... Asama mong papasok sa trade, yung mga nasa dulo na. Oo. Yung mga nagtatatalo. Pero yung iba naman, hindi masabi. Parang, sige na, talo tayo. Okay lang. At least mataas yun na natin. Ano? Nakawala sa above 50 yung ating draft. So, pero ano, sa ngayon, siguro, baka, tingnan natin next week, Jay. Baka sakali, makabalita tayo. But, oo. Sa ngayon, mga import ang gine-grade. Ako, kung natalo yung Reynolds yan kanina, ewan ko lang yung si Rick Jackson. Pero nung nakausap natin kasi si Coach Yeng, sabi niya may possibility pa daw na mapalitan si Rick. Though maganda daw yung pinapakita niya for the first 3 games nila. Tapos yung kanina, yung 4th game nila, may possibility pa. Titingnan nila kasi nag-agonize daw sila ngayon sa decision. So titingnan nila in a couple of games bago sila mag-decide. Pero feeling ko mag-decide na yan. Tsaka depende rin daw sa availability ni Winches. Pero sa ngayon, available. Available na si Winches. Pwede. Na yun naman talaga yung first choice nila to begin with. Pero babalitaan natin sila dyan pag nag-decide na ang ROS. Sige, okay na. Bye-bye na. Sige, isa pa. Sabi nila, good eve mga idols. Sir Dennis, ask ko lang po kung possible po bang makalaban ni Jason Pagara, si Chris Algieri, pwede. Jesse Vargas. At Bruce Lampubodnikov. Update naman po kay Adrian Francisco. Si Adrian Francisco ngayon nag-aantay pa ng next fight. Siya ay under ni trainer Nonoy Neri. Mm-hmm. Okay, at pero yung mga nabanggit mga kalaban, malabo pa yan for this year. Medyo dinedevelop pa nila si Jason Pagara. Pero possible yan kasi nga magkakasing division sila. Even Ruslan Probodnikov, pwede na? Pwede. Diba? Hindi, sabihin magka-division, possible. Alright. But not in the near future. Okay, okay na tayo. Boundary na. Alright, syempre maraming salamat sa Beublends Pampered Pooch Premium Organic Shampoo available at Pet Express Dogs and the city and leading pet stores nationwide, Cosmo Culture, Mr. Amisumang ng Amazing Playground, De La Serra for Hookup Watches, Mr. Sardi, friend ng California Bo,
St. Luke's Medical Center, Miss Waves of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, Major Willie Buck, and of course, Print Couture. At ako naman, pasalamatan ko lang yung mga taga Mindanao na nanonood sa atin yun, mga taga Tangub City, sa Misamis Occidental. Maraming salamat sa mga taga Llano sa Caloocan City, Pantua family dyan. Siyempre sa mga taga Marikina City, sa De Los Santos family. And of course, may mama, may papa, and Aisa, hello. Thank you. Okay, and pakilala mo ako dyan kay Jay Santos, ng hookup Jay Santos pala natin. And Mr. Amis Tumang, maraming salamat. Desimaala ng Phoenix, Jay, ane. Na si Jay, ha? Si Mr. Jocel de Guzman ng Globe, maraming salamat. And Sherwin Brigas ng DTC. Uy, Gary David at saka si Michelle Datuin, guest natin. This coming Thursday, courtesy of DTC. Si Gary D. Yan. To my wife, Queenie, I love you, Prince Zia, Prince Zoe. Kay Mami Base, maraming salamat. At Sports Radio, kalas na tayo. Hanggang dito lang po muna ang PTV Sports. Until tomorrow, ako po si Dennis Principe. Meg Siosol. And Haji Camino. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.